What's up mga idol? Welcome na naman sa akin channel, Bulero. So today's video, samahan nyo akong panoorin dito sa Top Notch Sport ang video ni Coach Kit na pahiya. Ang caption is napahiya kay Kit Jimenez ang bias na commentator sa MPBL. So binatikos pa ng mga netizen. So yung commentator medyo bias daw yung ano, pero nasilip ko na to. Naintriga kasi ako eh, kung paano naging bias yung commentator. So, supportahan nyo to dito to sa Top Notch Sport. So, ang dami nang nag-aano sa ano eh. Kila Coach Kit, nagpapakita ng mga highlights, ng mga comment na nagre-reaction, madami na masyado. Madami na talagang sikat na sikat din si Coach Kit na kasi ngayon. So, tuloy na natin to, panoorin na natin to. Game. Tapos makuha ng Sarangani Marlins ang kanilang ika-anim na panalo kontra Bacoor Strikers. Ganda pala ng Batikos ang ganda pala ng ano, stats ni ano dito eh. Matapos makuha ng Gabby Espinas, so 22 points, 8 rebounds and 5 assists. Tapos 10 out of 12 free throws. Ang ganda ng ano niya dito. Statistic niya. Gani Marlins ang kanilang ika-anim na panalo kontra Bacoor Strikers. So, ay inulan ng nagsasalita na dito. Nagbo-voice over na yung ano dito, yung sa Top Notch. Dati nagre-reaction din to, tapos nag-highlights, tapos ngayon nagsasalita na ulit. So ayos to, maganda yung ganito. Maganda yung may nagpapaliwanag din para yung sa mga nanonood sa kanila na iintindihan na rin din nila yung ibang side. So kasi hindi naman lahat pare-pares ng side. Mas maganda yung may nagsasalita para pwede kayo magbatuhan kung ano yung mga gusto nyo sabihin. So tuloy natin to. Ang commentator nila sa larong iyon na kung tawagin nila ay si Coach Putit De Vera. At sa video natin ito mga boss, ay ipaparinig ko sa inyo ang mga komento ni Putit De Vera na posibleng dahilan kung bakit maraming fans na Sarangani o ni Kit Jimenez ang bumatikos. So pahinga muna natin to bago tayo magsalita. Batigo sa kanya ngayon. Take note, boss, na hindi ito imbento lamang. Dahil eto lang naman ang ilan sa napakaraming resibo na magpapatunay na talagang maraming fans ang hindi natutuwa sa pagiging quote-unquote professional commentator nitong si Coach Putit De Vera. Kaya tara mga boss, pakinggan natin ang mga clip na ito at alamin natin ang dahilan kung bakit nga ba siya ganito magkomento kay Kit Jimenez o sa Sarangani Marlins. Jimenez again! No go! Wala to lang no, paminsan Kit Jimenez na dadala ng excitement ng crowd sometimes falling to the trap of hoisting those mga ill-advised three-pointers. Parang may lakad si Mark doon, nagmamadali doon sa three-point. Isa pa to! Jimenez with another piss. Right now, it's a low-scoring ball din. Sarangani, 11 points. Dito patapos na first quarter, mababa yan. That favors Bacoor. Now for Sarangani, it's a question of their defense. Bacoor hindi naman ganun kataas kumon. Pero ngayon, 14 points na sila sa first quarter. May napalat ng Bacoor eh. Hindi pala nakakaskun ng 14 points sa isang quarter eh. Alam niya. So, may mali rin yun. Ano, may napansin din ako dun na may point din naman yung commentator dun na may time talaga na si Coach Kit tira ng tira. Kahit naman sa map zone, nakikita ko yun. Mapanood ko yun dati. So, yun din yung pwede niyang i-minimize sana, bawasan. Yun lang yung sa akin. Yun lang din yung mapapansin ko. So, itong commentator, ngayon lang naman ito napanood. Di naman siguro nanonood ng vlog nila Coach Mob dati. Kaya hindi nakikita sa Coach Kit. Pero, tuloy pa natin to. Ikat ko lang muna dito mga boss, dahil mas marami pa kayong maririnig. Pero gusto ko lang sabihin na nang grade 1 ako mga boss, alam ko na ang 11 ay hindi nalalayo sa 14. At dito naman sa mismong ball game, pareha silang low scoring points, di ba? At syempre, alam natin na isang tira lang ng 3, pantay na ulit sila sa scoring. Pero dito naman sa kasunod nating video, galing sa fast break itong si Kit Jimenez at nakita niya sa corner si Ivan Ludovice at successful niyang naipukol ang kanyang corner 3 pointer. Pero imbes na magbigay siya ng magandang credit kay Ivan Ludovice, ay si Kit Jimenez rin ang kanyang nakita. Ludovice, step back, 3, that's good! At ayun na, nag-settle down si Kit Jimenez, did not force any shots, actually found a wide open Ivan Ludovice sa other corner for the 3. Meanwhile, Jimenez, pull up,
That's a tough shot. Well, yun nga sinasabi natin. Pamisan nadadala siya ng momentum niya. Hindi pa sa kanya nagsisinkin talaga na this is pro ball. At ito pa exciting mga boss. Maraming nakahalata na gustong gusto nitong si Putit De Vera, ang player ng Bacoor na si Ramirez. At sa video ito mga boss ay dalawang beses pinalpalan si Ramirez, pero dalawang beses din siya pinagtanggol ni Putit De Vera. At mas pinabango pa nito yung pangalan niya. Kapansin-pansin din na nung napalpalan siya ni Kit, ay imbes na compliment ang marinig natin kay Kit Jimenez, eh it sounds like mas very good pa rin yung ginawa ni Ramirez kahit siya na yung napalpalan. Basibas block that shot because napitawan dito ni Ramirez yung bola. A great pass! Pero yan, oh, na-delay yung pasa kaya naabutan doon ni Basibas. RJ hanging in the air. Deflected away by Kit Jimenez. A great block there by Jimenez against. Kita mo si Ramirez, nakita si Jimenez yung bumapantay. Walang atras-atras, atake. Sige, try challenge the defense of Kit Jimenez. Diba? Pero ang hindi ko nagustuhan dito mga boss ay nung tinamaan ng contact foul itong si Kit Jimenez sa second quarter. At pagpasok naman ng third quarter ay may naisip itong si Putit De Vera na sa tingin niya makakatulong sa kupunan ng Bacoor City Strikers. Kung anong strategy na yun, eto, pakinggan natin ang sabay-sabay. And that's how I think Bacoor should attack Sarangani. Find Kit Jimenez, challenge his defense on the perimeter, especially on the post. Ayun mga boss, kaya nasabi to ni Putit De Vera kasi nakita nila si Kit Jimenez na limping habang papasok dito sa third quarter at hindi makadepensa ng maayos. Syempre dahil nga yan sa tinamo niyang contact foul ng second quarter. At dahil doon mga boss ay talaga mapapaisip ka na ganito pala magturo ang isang coach Putit De Vera ng kanyang mga tactics bilang isang coach sa basketball. Pero para sa akin may point yung Putit dito. Hindi naman mali yun. Kung atakayin mo si Kit dahil injury, hindi naman. Kasi hindi naman ipapasok yun ng coach ng Sarangani kung hindi kaya. Hindi kaya. Kumbaga yung, siyempre, sa larangan ng basketball, kailangan mong gamitin yung advantage mo. Hindi naman siguro porque may iniinda si Coach Kit, tawag dito, titirahin mo na. Hindi naman ganun. Malinis pa rin naman yung gagawin na laro. So, yun lang yung nakikita mong advantage kasi hindi 100% yung depensa ni Coach Kit kung sakaling ibigay sa kung sino yung binabantayan ni Coach Kit. Advantage yun. Wala lang, para sa akin para sa akin lang, hindi, wala namang mali doon. Kumbaga, may coach talaga nagtuturo nun. Wala naman sinabi dito yung coach na saktan mo si Kit or tirahin mo. Wala namang ganun eh. Tingin ko lang, gano'n, kasi kahit ako, ayun din yung sasabihin ko, pag ako nagko-coach, gamitin mo yung advantage mo kay ano, pasan nyo kay ano, kasi hindi siya 100% na makakadepensa kasi may iniinda. Ngayon, ano mangyayari, ilalabas siya ng coach. Yung ikaw, ilalabas siya ng coach kasi nga, hindi siya makadepensa na maayos. Ganun lang kasimple yun. Kaya, para sa akin, may point naman yung sinabi ng Putit dito. Mukha lang talagang bias mag-commentator. So, tuloy natin. Dito sa mga clip na to mga boss, ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin? Dahil puro compliment na maririnig natin kay Putit De Vera matapos magpaulan ng 3. At gumawa ng sunod-sunod na score itong si Kit Jimenez sa second half. Well, I think normal naman siguro talaga mangyari yun, diba? Especially doon sa player na palagi mong pinupuna. Kapag nagko-commit ng mga errors or bad decision making, ay naging maganda bigla ang nilalaro sa isang game, diba? So tara, pakinggan natin to mga boss. Fourth grade. Jimenez for 3, he's fouled, basket in 1. And Kit Jimenez has that in him. Yung kaya niya tumira ng malayo, ability to make it and even get fouled for a 4-point play, just like this one. Couple of weeks ago, Kit Jimenez again for 3. Grabe lang din talaga, no? Simply a talented guy, just has to learn how to play more team ball against an organized opponent.
Pero mga boss, kanina ibang-iba yung sinasabi na, diba? Well, moving on, akala ko doon na matatapos yon. Pero may kasunod pa pala, or shall I say, may pahawol pa sa huli na napansin din ng ating mga viewers. Pero bago tayo pumunta doon, may sagot din na ibinigay sa atin ang susunod na mapapanood at mapapakinggan nyo sa clip na ito. Ito ang sagot na nakikita ng iba kung bakit ganoon ang kanyang mga komento kay Kit Jimenez at sa Sarangani. Ito kasi yung sinabi ng isang reporter habang break time at approaching sa fourth quarter. Pakinggan natin to, mga boss. Ay, commercial. Tapusin muna natin to commercial. And you know, Kit Jimenez is preparing for his new vlog, which is to be, which is to do free basketball training with his subscribers. Sabi ko, anong ituturo mo? Sabi niya, unang-una, bukod sa skills, gusto ko ituro ang pagtiwala sa teammates. Pag todo ang bantay sa'yo, magtiwala ka lang at dadalin nila ang laro. Ang ganda, di ba, Mix, Coach P? At nang matanong naman siya ng kanyang kasamang commentator tungkol doon, ay eto ang kanyang sagot. What's your reaction, Coach Putit, no, na he plans on teaching what he knows to the next generation? I have to level up na yata. Mukhang meron na akong matinding competition sa coaching. May kalaban sa pamumunan, Coach Putit. Problema ko ngayon. Yung Coach Putito session niya, mga problema na. Mas sikat yung isa dyan. Kailangan mo dyan partnership, Coach Putito. Hinupuri. Okay, tama. May kompetensya naman eh. Pero sa dami naman ng mga bata, hindi naman lahat kaya turuan ni Coach Kit na, ano, ng libre. Pero siyempre, may magiging magpapaturo pa rin naman sa, depende pa rin sa lugar naman yan. Hindi niya dapat ikatakot yun ni Coach Putit. Pero biruan lang naman nila siguro yun. So, okay lang yun. Naman natin si Kit Putit na meron ako ngayon. Yung Coach Putito session niya, mga problema na. Mas sikat yung isa dyan. Kailangan mo dyan partnership, Coach Putit. Inupuri naman natin si Kit whole game eh. At akala ko mga boss ay doon na tuluyang titigil si Coach Putit de Vera. Pero hindi eh, may pahabol pa rin siya sa clip na to mga boss. Sama-sama natin panoorin at pakinggan. Of course the people watching, 30 points! Wow, ito player of the game natin si Kit Jimenez. But you have to remember, nag-explode yung ilang 3-point shots niya. Laki na ng lamang dito ng Sarangani. Care of Gabby Espinas. Kaya sa clip na ito mga boss ay pinagmukha pa niyang walang alam ang mga viewers sa basis ng pagpili sa pagiging isang player of the game sa basketball. Stats wise, let's be honest, mas maganda ang mga numerong naitala ni Kit Jimenez kesa kay Gabby Espinas. At oo naman, credits pa din sa teammates ni Kit dahil hindi lang naman si Kit ang trabaho sa buong game na yon, diba? Pero ang take ko dito, Kit Jimenez deserves the title more being the best player of the game. 37 points, 7 rebounds, 4 assists, 3 steals, at may isa pang block compare kay Espinas. Pagpalagay natin ganito, kung ganyan ang mga numerong naitala ni LeBron James at ang mga numero naman na naitala ni Anthony Davis ay kagaya nung kay Gabby Espinas, abay paniguradong LeBron James ang player of the game dyan, diba? Sabi lang nila na pinuliti ka kasi may popromote pa ni Kit Jimenez yung kanyang free basketball training sa interview kung siya ang napiling best player of the game. Pero ang honest take ko dito, hindi naman siguro dahil doon mga boss. Veterano din kasi itong si Coach Putit pagdating sa usaping basketball, kaya ipromote na rin natin in the Coach Putito session na sinasabi niya. At kung ako ang papipiliin sa dalawa, eh syempre, doon ako sa free basketball training. Oo, Coach kahit Kit Jimenez, naman. Diba? Libre yun eh. Pero kidding aside yeah, mga boss, hindi naman masama na mamuna ng isang player bilang isang commentator. Huwag mo lang talagang mamay at mayaan para hindi marindi sa'yo ang mga listeners mo at ang mga viewers mo on air o sa personal mismo. Kaya kayo mga boss, ano ang opinion nyo tungkol sa issue na ito? Ano rin ba ang mensaheng gusto nyong sabihin kay Putit de Vera? Comment nyo lamang yan sa ibaba. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-like ang ating video bilang suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video. So, okay itong video na to, yung Top Notch. Sinasabi niya yung mga napupunan niya rin. So, nagbabase rin siya sa ano eh, sa mga nagko-comment. Pero para doon sa uli sa akin na aba yung uli, nalimutan ko na. Na balik nga natin. Amang at i-like ang ating video. Sayang support. Kasi hindi naman masama natin. Kung siya ang napili isa pang block compare kay Espinas. Ayun yung best player pala. Yung best player para sa best player. Sa akin, kasi merong best player na hindi mataas yung score. Pero siya talaga yung nagpanalo nung, alimbawa,
may pinasok na player na fourth quarter pa lang. Fourth quarter lang pinasok. Ang lamang ang kalaban ng anim. Siyempre, mas marami ng score yung mga nababad. Ngayon, may pinasok ng fourth quarter. Nakapuntos siya ng, sabihin na natin, ano, last minute sa fourth quarter. Nakapuntos siya ng 9 points. Di nanalo pa, nakalamang pa sila ng tatlo. So, nanalo sila. Pwedeng yun yung maging best player kasi siya yung na talaga nagpanalo. Diba? Kung nakakuha si coach, maganda yung coach, laro ni Coach Kit dito, okay yun. Pero kung naglaro siya ng mas mahabang playing time kay Gabby Espinas, so, mas maaaring mangyari na mas mataas talaga yung puntos niya. Kagaya nung sinabi nga nung commentator na nagpumutok yung 3 points ni Coach Kit, lamang na ng ilan yung ano, yung Sarangani dahil kay Gabby Espinas. So, Gabby Espinas. So, Gabby Espinas. So, pwede rin yun na siya talaga yung maging best player. So, pwede rin naman yung statistic, talagang best play pang best player yung kay Coach Kit. Pero para sa'yo kasi kung sino yung nagpanalo nga, totoo yun. Kasi kung lamang na talaga yung ano, yung kalaban, ay yung Sarangani bago pumutok yung 3 points ni Coach Kit. So, pwede yung si Gabby Espinas. Pero okay lang din naman kung dalawa sila ni Coach Kit. Okay lang din yun. Tsaka pang best player talaga yung statistic ni Coach Kit dito. So, ayun lang mga idol, na-intriga lang ako. Kaya, ginawa ko na reaction kasi gusto ko rin marinig yung lahat, yung buo. So, abangan nyo yung pre-training ni Coach Kit. So, maganda yan. Pero hindi naman lahat matututukan, depende rin sa lugar niya eh. Siyempre, hindi naman mag-effort ng sobrang layo yan kung libre lang, di ba? Gagastos ng panggas, diba? Oras, siyempre, hindi rin papayag yan. So, ayun lang. So, hanggang dito na lang mga idol. Supportan nyo itong Top Notch Sport. Tsaka, siyempre, sila Coach Kit, MPBL, supportan nyo. So, hanggang dito na lang. Peace!